magandang araw po sa inyong lahat. Muli, this is Pastor Jesse Ligaya. At ngayon pong sa oras na ito, ito po ang ating pong midweek Bible study. Tayo po muli ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. But before we go there, ilan lang pong maikling announcement. This coming Sunday, the 28th, tayo po ay nasa camp. So yung pong bawat isa sa inyo na makakasama po natin, our worship service. Again, I would like to remind everybody, kasi baka po merong pumunta ng church on August the 28th. Tapos sabihin nyo mukhang nag-rapture na. No. Nasa camp po ang ating pong mga kapatiran. We will be at the camp simula po ng 26 to the 28th this month of August. Ano ho? At kaya po, reminder po. Now, I would like to encourage yung pong hindi po makakasama sa camp for some reason. I encourage you to join us if you can come on Saturday. We have whole day schedule ng August 27, Saturday po yan, Sabado. Or if you want, Sunday, August the 28th, magkakaroon po tayo ng worship time, Sunday worship time, 9 a.m. in the morning. So I hope kung hindi po namin kayo makakasama dahil marahil meron kayong trabaho or something that you have to do, samahan po ninyo kami either Saturday or this coming Sunday. Ano ho? At magkita-kita po tayo sa camp. So yun po ang isa pong mahalagang announcement na gusto ko pong ihatid sa ating pong mga kapatiran. Ano ho? Now, I think, yeah, yun lang ho. At sa oras pong ito, tayo po ay darapo na sa Panginoon sa ating pong prayer time. Mananalangin po tayo. We will bring every petitions that we have before God tonight. Let's come to the Lord and let us pray. Heavenly Father, we're coming to you tonight, bringing all our petitions, for we know that you are an answering God. Ikaw ay Diyos na marunong tumugon sa aming mga panalangin. And so tonight, your Heavenly Father, we're bringing to you again mga kapatiran po namin, Panginoon, especially this coming 26th, 27th, and 28th. Magkakaroon po ng camp. We pray for safety of those who will be traveling. Ingatan mo kami, Panginoon. We pray for the place that we will be using, that our lives will be a blessing to those who will see us. At ingatan mo kami, Panginoon, for the rest of that camp. Maraming salamat, Panginoon, for that opportunity that you have given us. Nawa, Panginoon, ikaw ang siyang mataas. Also tonight, Lord, I pray din sa mga kapatid namin, Panginoon, mayroong karamdaman. We continue to live, Panginoon, si Aurora Fernandez, continue to be with her. Patuloy mo siyang hawakan, Panginoon, yung ilan namin mga kapatiran who is asking for continued health. Pray for Tatay Felix, my dad. Pray for my wife, si Lavelle. At ganun din, Panginoon, si Anna Tevez, for your continued protection, Panginoon. Giving back her complete health, Panginoon. At nilalapit ko rin, Panginoon, si Alan Cloud.
patuloy mo siyang hawakan at ipuin din, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na kayo ang dakilang manggagamot. Patuloy din namin nalalapit, Panginoon, ang patuloy na pagpapala mo sa iyong gawain. Alam ko, Panginoon, na kayo ang gagamit sa bawat isa sa iyong mga anak. Thank you, Lord, for giving us this opportunity to serve you, Lord. At nawa, Panginoon, we could offer our lives as a living sacrifice to you. Lord, pinupuri ka na po namin sa oras nito. Pinapasalamatan ka namin. Ikaw na, Panginoon, ang siyang mataas even in our time of study. In Jesus' name we pray. Muli po, Pastor Ches Ligaya po. At sa oras pong ito, tayo po'y darako sa ating pong Bible study from the Book of Romans. Gusto ko pong basahin po ang ating pong text from the Book of Romans. At pagkatapos, tayo po'y mananalangin. From the Book of Romans, chapter 1. Or chapter 6, rather, I should say. Pabasahin ko po ang unang talata at mga sumusunod na talata. And this is what the Bible says in verse number 1. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death? Verse number 4. Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Let us pray. Lord, continue to be with us. Ituro mo sa amin, Panginoon, those spiritual things that we need to learn for us to grow in our spiritual life. Samahan mo kami, Panginoon, as we study your word. May your name be glorified. In Jesus' name. Amen. Isa pong bagay na makikita po natin from the Book of Romans chapter 6 ay yung pong katanungan, should we continue in sin? In fact, Paul, when he wrote this particular book, specifically when he wrote chapter 6, he said, shall we continue in sin? And then he said that grace may abound. In fact, in studying this particular chapter, the Book of Romans, chapter 6, there are two objectives that we will see. Number one, that is to understand what takes place in baptism. And then number two, to appreciate the freedom from sin which we may now enjoy in Christ. In fact, yun po yung pinaka-objective gustong ituro sa atin in chapter 6.
Kaya nga po mahalaga sa ating maunawaan po natin, yung pong tinuturo ni Paul in this particular chapter. If not, we will be misled. Magkakaroon tayo ng bagong doktrina. Ano? Baka maging doktrina pa natin, eh gawin nating lisensya. Yung biyaya, yung grace na ibinigay sa atin ng Diyos through the person of the Lord Jesus Christ, na kung saan we are saved by grace, yun ang sabi ng Bible, through faith, when we give our lives to the Lord Jesus Christ. Now we are saved. Kung hindi po natin pag-aaralan maigi, we will not be careful in studying chapter 6, the book of Romans. Alam mo ninyo, papwedeng ang maging doktrina natin, tayo magpatuloy sa kasalanan. Anyways, ibinigay na naman sa atin ng Diyos ang kanyang biyaya, or in other words, yung ating kaligtasan. Ginawa nating lisensya yung biyayang binigay sa atin ng Diyos, ano, that unmerited favor, that grace that we don't deserve, which is the forgiveness and the love of God, that righteousness that God had bestowed, imputed to us. Kaya dapat po tayo mag-ingat at alamin po natin yung konteksto ng ating buong binabasa at pinag-aaralan. Ano? Kaya po mahalaga po sa atin na dito po sa pag-aaral po natin ito, we need to be aware as readers what Paul was pointing out in chapter 6 of verse number 1. He was pointing out that grace is no excuse to commit sins, since through grace we have died to sin. From verses 1 and verse number 2. So, ang emphasis, the emphasis, or the emphasis here is to remind us that we are now baptized into Christ, in which we experience the burial into the death of Christ, and we rose up to walk in newness of life. Itinuro po sa ating dito ano, once we are dead to sin, we are now baptized spiritually with Christ. Once we accepted the Lord Jesus Christ, now we are baptized. We now belong to Christ. Hindi na po tayo pag-aari ng diablo. John 8:44. Why? Because sabi ko po sa inyo, yung John 8:44, ang sabi po dyan, ye are of your father the devil. Meron pong pamilya ang diablo. He has his own family. And these are those who haven't accepted the Lord Jesus Christ as their personal savior. So with that, since their father is the devil, they just continue doing and living a life for the devil, for Satan. Kaya po ang isang tao na nabubuhay sa kadiliman, they are dead. Patay sila sa kasalanan. They are dead. Kaya itong tao na ito, kinakailangan pong makakilala sa Panginoon bilang tagapagligtas. They need to realize that they have sinned and to ask for forgiveness of their sins, and to invite Christ into their hearts by faith. It is not by religion,
Hindi po reliyon ang pinag-uusapan natin. In other words, when I said religion, yung context po ng word na religion na ginagamit ko ay yung pong tumutukoy sa local church. Hindi po yung reliyon na meron po tayo ang magliligtas sa atin. It is through the Lord Jesus Christ. Once we receive the Lord Jesus Christ into our life, we are now baptized with Christ. We are buried just like Christ. Patay na. Tayo mga mananampalataya, we are buried together with Christ. And now we are dead to sin. We are no longer living a life under the power of sin. And then right after that, we arose and now are walking in the newness of life. Tayo ngayon ay lumalakad na nakasama ng Panginoong Jesucristo. Bago na ho yung buhay po natin, we are no longer living a life of sin. From the book of Romans chapter 6 from verses 3 to verse number 7. Ang sabi po dyan sa verse number 3, know ye not that many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into his death. Therefore, sabi sa verse number 4, we are buried with him in baptism into death. Patay na tayo. Nakasama ni Kristo. That like as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Lumalakad na po tayo ng may panibagong buhay. In verse number 5, ang sabi po, for if we have been planted together in the likeness of his death, we shall also be in the likeness of his resurrection. In other words, namatay na tayo nakasama ng Panginoong Jesucristo, meaning to say we are dead to sin. We are no longer living a life of sin. Sin don't have power in us because now we are living in Christ. And it was Christ who gave us that victory to fight against sin. Wala po tayong kayang gawin para pagtagumpayan ng kasalanan sa buhay natin. Except if we have the Lord Jesus Christ. Jesus Christ gave us the victory. In verse number 6, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. We are no longer serving sin in our lives. Sin don't have dominion and power within our lives because now we have the power of Christ. Because now the Holy Spirit is indwelling, staying, residing in our hearts. In verse number 7, for he that is dead is freed from sin. Now we have victory in Christ. Ang ganda ho nung sinabi ni Apostle Pablo, we now have the power to fight against sin because now we have the Lord Jesus Christ into our hearts. Paul said, we are dead to sin from verses 1 to verse number 14 of chapter 6. In fact, that is the theme of that particular verses in the book of Romans chapter 6. From verses 1 to verse number 14, it showed us and it taught us that we are now dead to sin. Patay na po tayo sa kasalanan. Tayo po ngayon ay anak na ng Diyos. We are now living together with Christ. We are now following and Christ is now our master. And it happens through baptism.
what Christ had done for us, his death and even his resurrection, prove to us the fact that once we receive what Christ had done on the cross, his death on the cross gave us the freedom, the power, hope, peace, and joy to live with Christ. We no longer enjoy sin in our life. Hindi na natin ina-enjoy yung kasalanan sa buhay natin. Kaya pag tayo nagkasala, since we're still living in the flesh, mararamdaman po ninyo, nandun yung guilt. Andun po yung pagsisisi sa kasalanan na ating nagawa. You know why? Because the Holy Spirit is urging our conscience, our spirit, hindi na natin kayang mabuhay sa kasalanan. Yung pong conscience po natin sasabihin sa atin na tayo po yung nagkamali at tayo nabubuhay sa kasalanan. And that will redirect us back to the presence of God. Yan ang gagawin po sa atin ng Diyos. Not only through baptism we are dead to sin, but also dead to sin, but alive in Christ. And you will find that from verses 8 to verse number 14, the book of Romans chapter 6. Yes, we are dead to sin, and we are no longer living a life of sin, because now Christ is our master. Yung pong kabanalan ibinigay na po sa atin ng Diyos. But also we will see that now, being dead to sin, we are alive to live for God. Having died with Christ, we may live with him, over whom death has no dominion. From verses 8 to verse number 10, the book of Romans chapter 6. Ang sabi po dito, if we are dead with Christ, we believe that we shall also live with him, knowing that Christ, being raised from the dead, dieth no more. Death has no more dominion over him. For in that he died unto sin once. But in that he liveth unto God. That's the reason why. Kaibigan, kung kikilalanin mo ang Panginoon sa gabing ito, bibigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan. God will give you that everlasting life, which means now, once we die, because death is sure, nabubuhay po tayo sa laman, one day we will face this appointment, what we call death. And we cannot say no to death. But once we die physically, one thing is for sure. We will live again. We have this everlasting life together with God. Kaya mahalaga po sa atin, na makilala natin ang Diyos. Isa pong magbibigay po sa atin ng pag-asa sa buhay na ito is one day when you receive the Lord Jesus Christ into your heart as your Lord and personal Savior. Kaibigan, before I end this program, I will invite you to accept the Lord Jesus Christ. At alam po ninyo, yan po ang kagandahan. Pag po tayo nakakilala sa Panginoon, not only through baptism, we are dead to sin, but now, also, we are alive to God.
And once we are living for God, we should give our life to Him. Yan pong mapapansin po natin from verses 15 to verse number 23. Ano ho? Hindi na po natin babasahin. If you have your Bible in front of you, Romans chapter 6, verses 15 to verse number 23, makikita po natin, not only we are dead to sin, not only we are living our life for God, but now also we have to use our life for God. Pag binigay natin ang buhay natin sa Panginoong Jesucristo, alam po ninyo, kabilang na tayo sa pamilya ng Diyos. At isang bagay na gustong gawin sa atin, ang Panginoong Jesucristo, gusto tayong gamitin. God wants to use us. He wants to use our life because we are now set apart para sa Diyos. At alam po ninyo, we need to commit, we need to dedicate our lives to Him. We need to obey God and live a life of righteousness. Kailangan natin matutunang sumunod sa Diyos. Isa pong mark o tanda na tayo'y anak na ng Diyos. Kaya po mahalaga po sa atin, mga kapatid, ano, pag nakakilala tayo sa Panginoon, we recognize the one who we are serving. Pag ang buhay natin ay saturated ng mga bagay ng kamunduhang ito, we better think twice. Tayo ba'y nasa family na ng Diyos? Tayo ba'y kabilang nasa pamilya ng Diyos? Alam mo ninyo, sapagkat we must learn to obey God, but also live righteously. Mabuhay ng may katapatan sa Diyos. What motivates us to serve God, to live for God? Yung maglingkod tayo sa Kanya. Maraming mga bagay na pwede natin gawin sa Diyos. Pag binago ng Diyos ang buhay natin, not only we have eternal life, not only we belong to Christ, not only we need to obey Christ in our life, but also we need to serve God in our lives. From verses 19 to verse number 23. Now, ano yung mga motivation? Hurriedly, bibigay ko po sa inyo. Number one, serving righteousness produces holiness. Kaya tayong mga mananampalataya, kinakailangan po tayong maglingkod ng tapat. Dahil yan po ang magpapalapit sa atin sa Diyos. Kung mahal po natin ang Diyos, sino ang paglilingkuran natin? Yung taong mahal natin, di po ba? Di natin pwedeng sabihin, ah, mahal ko si so-and-so, o mahal ko ang aking pamilya, o mahal ko ang isang bagay. And yet, we're not doing anything. Ang proper response niyan, pag meron tayong mahal, yan man ay bagay, yan man ay tao, binibigyan mo ng iyong panahon. Binibigyan mo ng iyong time. The same way with God. Pag sinabi mo na ang Diyos sa isusundin mo at ikaw ay anak na ng Diyos, kinakailangan po tayong maglingkod. And we need to serve God that our motivation is because once we learn to serve God righteously, it produces holiness in our lives. Verse number 19. Not only that, but serving sin produces death. What motivates us to serve God? Kasi pag ho tayo ngayon ay nasa Diyos na, imposible na tayong mabuhay para sa kasalanan at gumawa ng mga bagay na alam natin magpapalayo sa atin sa Diyos. You know why? Because we know for a fact that once we serve sin,
it produces death. In verse number 19, the book of Romans, chapter 6, ang sabi po sa verse number 19, I speak after the manner of men because of infirmity of your flesh. For as ye have yielded your members servants to uncleanness and to the iniquity unto iniquity, even so now yield your members servants to righteousness unto holiness. Kinakailangan daw po, ngayon sa isang tao na nakakilala na sa Panginoong Jesucristo, tayo po ngayon ay nabubuhay na para sa Diyos, hindi na para sa kasalanan. Number 3, what should motivate us to serve God? Serving God produces the fruit of holiness and in the end, eternal life. What motivate us to serve God? Pag tayo naglingkod sa Diyos, it will produce holiness and eternal life. Isa yan sa sukatan sa buhay ng isang mananampalataya. Patuloy ho tayong maglilingkod sa Panginoon sapagkat ito ang magpapalapit sa atin sa Kanya. Hindi po sinless perfection yung holiness, but rather we are becoming more closer and intimate in our relationship with our Savior, the Lord Jesus Christ. Mas nakikilala po natin siya. And the more na nakikilala natin ang Panginoong Jesucristo, mas lalo tayong lumalapit at lumalapit sa Kanya. At alam po ninyo ang kagandahan po niyan, ang end result niyan, binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan para makasama niya sa langit. Alam po ninyo, ibibigay sa atin one day ng Panginoon kung tayo naging tapat sa Kanya, our rewards in heaven. One day we will face the bema judgment of God. At alam po ninyo ang sasabihin niya dun sa kanyang mga anak na naging tapat sa kanya, well done, my good and faithful servant. Number 4 and last, what should motivate us to serve God? Not only because righteousness produces holiness, not only if we serve sin, it produces death. Not only we're serving God that produces fruit of holiness and at the end, eternal life, but number 4 and last, because the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Alam po ninyo, one thing that should motivate us to serve God is the fact na makita po natin yung mga kaluluwa na naliligaw at malayo sa Diyos. That through our lives, we can preach and we can show to them kung sino ang Panginoong Jesucristo. Upang yung buhay po natin ay magamit ng Diyos para maging daan ng kaligtasan ng maraming kaluluwa that don't know the Lord Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Alam po ninyo, wala pong pinagkaiba yan doon sa mga taong mahal natin. Pag magdadrive sila, anong ginagawa natin? Di ba minsan, we always tell them what they need to do. Ibigyan natin sila ng advice kung masyadong mabilis sa driving. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. We pray for them. Alam niyo kung bakit? Kasi mahal natin sila. At ayaw natin silang mapahamak. Because we love them. Alam po ninyo, the reason why God wants to use us, our lives, is because the Lord Jesus Christ love those souls that don't know Him. Gusto ng Panginoong Jesucristo na magamit niya ang buhay mo at buhay ko. That we could bring precious souls to Him. Alam po ninyo, yun po ang reason why Christ
Christ died on the cross. Because Christ so loved us, mahal tayo ng Diyos. Kaibigan, marahil sa oras nito, wala pa ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay. I would like to invite you to accept the Lord Jesus Christ. At mananalangin po ako, I will guide you to a simple prayer of accepting Christ. And if you want to accept Christ tonight, I want you to follow in this prayer. And this is the prayer. To Heavenly Father, I recognize I have sinned against you. Forgive me of all my sins. I am inviting you into my heart as my Lord and personal Savior. Save me today in Jesus' name. Amen. Friend, if you followed me in that prayer, today is your salvation. My prayer for you is that you will grow in faith in Christ. Again, this is Pastor Jesse Bigani saying,